Magandang hapon po sa lahat. Kung may pinakamasayang party po sa buhay ng magsasaka, ay ito po ay ang pag-harvest. Kami po ay mag-harvest ngayon. Unang harvest namin dito sa tanim kong papaya. Ngayon po ay alas 5 ng hapon. Haharvestin po namin dahil bukas ng maaga po ang biyahe sa Balintawak. At ang iba po ay dadalhin sa Divisoria. Ito po ang gamit namin sa pag-harvest. Una itong drum. Kailangan po kasi buo. Dahil pag hinaharvest to, nalalaglag ang dagta rito. At kapag pinasan, ay maaaring makasugat sa balikat o sa katawan ng harvest. Kaya kailangan walang butas itong drum. Ang laman po nito ay nasa 30 kilos. Kaya syempre, kailangan din ng lakas ng katawan para sa pagpasan nito. At syempre po, kailangan din natin ng guantes. Dahil kapag walang ganito, maaaring masugatan ang ating kamay. Pero kung minsan, kung hindi naman madagta ang papaya at kamukha nito, bago-bago pa lang pinipitasan, kahit po walang guantes, okay lang. Nasa nag-harvest po, kung gusto niyang mag-guantes o hindi, siya po ang nakakaalam kung kailangan gumamit nito. Sisimulan na po natin ang pag-harvest. Okay, itong mga ang size ay kalahating kilo hanggang isang kilo. Ito yung ginagamit pang tinola. Itong mas malalaki, ito po yung pang-atsara naman. Kaya iiwan namin, haharvestin namin pagka umorder yung mag-atsara. Puno, may natira pa isang drum na siya, 30 kilos na siya. Ganito po kapag napaganda talaga ang papaya, sa isang pitasan lang na ganito karami, parang nabawi mo na puhunan mo at mayroon ka na agad kita. Royal, bagamat siya ay semi-dwarf, kapag tama ang alaga at hindi siya nabagyo o napinsala, ay pwede na siyang tumaas ng hanggang 3 meters o mahigit pa. Kaya gumagamit kami ng hagdan. Para hindi malamog, hawakan mo. Hindi, itaas mo na lang. Okay.
Yeah, medyo madagta po pag may edad na ang papaya. Yan. Kaya kailangan gumamit ng kuwantes. Okay na. Isa po sa kailangan natin ay itong badya. Mas maganda kung malaking katulad nito. Tapos may isang tubig. Dahil ito ay hinuhugasan namin bago ito i-plastic. Oh, baba niya na. Tulungan mo din eh. Sige, sige, dahan-dahan. So, ganito lamang po ang paghuhugas. Konting ikot. Diyan na. Isa po para mabilis, ganyan. Tapos, ito na rin. Yan! Kasama na. Sa pagpitas po, kahit walang guwantes, okay lang. Pero dito sa paghuhugas, dito mas nagkakaproblema tayo sa kamay. Kaya kailangan natin ng guwantes. Ito po, sakto. Mayroon dumating na mag-aatsara. Lumalakas po kasi ang atsarahin ngayon at maraming kumukuha sa amin dahil dun sa kalidad ng aming produkto. Andito po sila, tukuha yata ng 40 kilos ba? O, 40 kilos. Pag-bundle na natin. Okay, sa pagbabundle po, kailangan pare-parehas yung laki. Pag ganito kalaki, yung isang bundle, puro ganito kalaki. Para yung nagbebenta, madali niyang matansya kung gano'n niya ibebenta. Isang size. Kung ganito kalaki, ganito. Yung puro ganito kaliit, yan. Puro po ganito kaliit ang kailangan. Kapag mahal ang papaya, mas gusto nang mamimili ang maliliit. Kasi napakamahal nga, siyempre. Magastos, marami ang gahulang budget, ganito. Pero pag mura po ang papaya, kahit malalaki, okay lang, mura naman eh. Oh, bigyan mo na yung apat, no? Okay, sa pagmamarket po nito, hindi lang natin tatargetin yung malalaking binabagsakan. Kung hindi pati yung kumukuha sa atin ng papaya, yung mga bumibili ng mga naglalako, gumagawa ng atsara, o yung maliliit na nagtitinda, ay bigyan po natin dahil nakatutulong sila sa atin. Sa panahon na ang papaya ay konti pa lang ang napipitas natin, ay pwede natin sa kanila muna ibigay. Kahit hindi muna tayo lumabas. At para po nakatutulong tayo sa ating mga kababayan. At syempre po, lagi kong sinasabi at ito ay napatunayan na ng marami na masaya ang buhay pag may tanim na bulay.